yan na lang ako, no? Medyo masama lang pakiramdam ko. But let's continue with our lecture para matapos natin at least yung lecture for Gasset. Ayan. From last time, ang napag-aralan natin is the kinetic molecular theory. So we tried to relate the macroscopic events na nangyayari sa isang ideal gas using the or looking at it on a microscopic level. So kung paano tumatama yung mga particles ng gas doon sa walls ng container, so it relates to the increase in pressure. And we solve also itong root mean square, which is the square root of 3RT over molar mass. And yung mga yan, merong mga corresponding na mga units. So we go now with Graham's law of effusion and diffusion. So ano bang gusto lang sabihin ng Graham's law of effusion and diffusion? Yung reason kaya natin, di ba, pag binuksan natin yung bote ng pabango, maamoy natin yung gas particles nyo because of the space between the molecules make it flow freely. So mababa yung viscosity niya, no? But when you have two or more gases in a separate container, for example, you have hydrogen gas, yan, represented by yung mga white dots, and you have O2, represented naman, yung mga particles niya, represented by red dots. So initially, naka-close yung kanilang, teka, So initially, naka-close itong stopcap nila. So separated sila, nakahiwalay. Once you open the stopcap na tinatawag, so you have yung H2 molecules will disperse first. So yung mga particles ng hydrogen, mapupunta ka agad doon sa container ng oxygen. Merong mga particles ng oxygen na mapupunta sa container ng hydrogen, pero hindi ganun kasing dami noong particles ng hydrogen. But after some time, ayan, after some time na nakabukas yung stopcock, you will reach yung itinatawag nating equilibrium. Na kung saan yung particles ng H2 and O2 are completely dispersed doon sa dalawang containers. So anong sinasabi ng Graham's law of effusion diffusion? Because of the differences in mass, molar mass, or molecular mass of your gas particle, yung rate niya, kung mapapansin nyo, sinong mas mabilis na nag-disperse? Sinong mas mabilis na gumalaw? Si oxygen ba o si hydrogen? Oxygen. Sinong mas mabilis na nakapunta hydrogen from one place? Hydrogen. Hydrogen. Hydrogen, yung rate niya, yung rate ni hydrogen na makapag-disperse is greater than the rate ni oxygen. Tama? Yan. Bakit? Yes. Kasi yung molar mass ni hydrogen is only 2.016. Okay, O2, 32 grams per mole. Yan. Siyempre, dahil same lang din to sa molecular speed, guys. Habang bumibigat yung molecular mass ng iyong particle, mas nahihirapan siyang gumalaw.
That's why dito sa Graham's law of effusion and diffusion, the rate is indirectly proportional to the square root of your molar mass. Your rate is indirectly proportional to square root of molar mass. Yan. Sinasabi lang yan, mas mataas ang molar mass mo, mas mababa yung rate of effusion or diffusion mo. Mas mabagal siya. Okay? Yung time to effuse naman, syempre, dahil mas mabilis yung hydrogen gas mo na mag-disperse, yung time niya to effuse, yung time to effuse niya, mas mababa. Okay? Yeah. So, that's the relationship between rate and the molar mass. Okay. So, let's solve some problems. Actually, nakapag-solve na tayo nito eh, nung nakaraan. So, calculate the root mean square in liters per second for chlorine gas molecules at 30 degrees Celsius. So, balikan lang natin yung ating formula, which is square root of 3RT over mm. Where your mm, that is 2 times 35.45. So, 70.9. Pero times 10 to the negative 3. Kasi kilogram siya dapat per mole. Okay? Balikan natin ha. Ayan. Nasaan na ba yun? Ayan. Kilogram per mole dapat siya. Temperature should be in Kelvin. And your temperature, temperature is in Kelvin. And your R is 8.314. So, may iba siya. So, temperature also is 30 plus 273.15 Kelvin. So, substituting these values, over 70.9 times 10 to the negative 3. Pag nagko-compute ka, yung molar mass, when it comes to root mean square, i-times 10 to the negative 3 muna para hindi ka malito. Ilan yan? Kuha nyo ba, guys? Three twenty-six point six meters per second. Ganun din nakuha ng iba. Hello? Ganun din ba yung nakuha ng iba? Okay. Opo, sir. Okay, sige. Okay, next. Yung next naman, temperature naman yung tanong. At what temperature will the root mean square for neon gas will be the same for root mean square for the helium gas at 300 Kelvin? Sinabi niya na yung solution dyan. Solve for the root mean square of helium gas at 300. Then solve for the temperature of the neon gas. Ang tinatanong kasi, yung root mean square daw ng neon gas dapat equal sa root mean square ng helium gas at 300 Kelvin. So yung tanong dito, ano daw yung temperature in Kelvin? Or in degree Celsius, kung ano man yung tatanungin. So, ang una natin isosolve, ano ba to? Tapos yan yung isa-substitute natin
doon sa temperature mamaya. Isa-isa muna. Number one. Square root of 3 times R times T over molar mass. Ano yung molar mass ng neon? (clears throat) 20.180 and 10 to the negative 3. So magta-times 10 to the negative 3 ka lang kapag sa formula na to yung gagamitin mo yung molar mass. Ilan nga to? 608.92 po. 608.92 meters per second. So ito, yung gagamitin natin ngayon para ma-solve yung temperature. So yung formula natin, number 2. Yung formula natin na root mean square is equal to square root of 3RT over molar mass. Yan. Isasolve daw natin paano kukunin yung T dyan. So first is to get the square root. Square root. Square both sides. Magka-cancel yung square root. So ito. Yung formula natin magiging root mean square squared is equal to 3RT over molar mass. Yan. To solve for temperature, cross-multiply lang yan. Ito, makupunta sa taas. So you have root mean squared squared times molar mass. Itong 3R mapupunta sa ibaba. Yan. Equal daw yan sa temperature. Nakuha guys yung derivation. Nakuha ba? Hello? Sir, pwede ko paulit po ulit. Sige. Ito, di ba? Yung unang formula natin, di ba ganyan yung itsura niya? Yan. Yan yung unang formula. Ngayon, ang pinapahanap kasi sa atin ay itong temperature. Hindi natin masosolve yan hanggat nasa loob siya ng square root sign. So, ang gagawin natin, kailangan matanggal siya sa square root sign. So, parang x, ano ba? Parang siyang square root of x is equal to 2, o di square mo both sides. So, ito, ganun din yung gagawin natin, square both sides. Diba? Pag ini-square mo both sides yan, yung RMS, may square na siya. Tapos yung 3RT, mawawala siya sa square root sign. Kasi di ba yung square root of x, pag ni-raise mo sa square, ay magiging x. Ganun din yung nangyari dito. Question so far. Hanggang dito, sa point A. Malinaw ba? Wala po. Okay. Sige. Tapos, yung next step actually is to isolate the temperature. To. Sabihin nung isolate, para ma-solve mo siya, mag-isa siya, kailangan siya na lang yung matira. Parang pag ginagawa mong ganyan, 2x is equal to ab over c, o divide mo both sides by 2, para x na lang yung matira dyan. Ganon din din ginagawa dyan. Kung gusto natin ng long cut, o di, para mawala yung 3r, divide both sides by 3r. Nawala yung 3r. Yung RMS, meron siyang kasamang 3R. Okay? Okay yun? Yung ginagawa kasi kanina, ano siya eh, shortcut siya kasi cross-multiply lang okay na. Yung mm, kung gusto mong wala yung mm dyan, multiply mo ng molar mass. Ganon din yung gagawin mo dito. What you do to one side of the equation, you also do to the other side. Mawawala yung molar mass dyan. Kaya siya nagkaroon ng molar mass dito.
is equal daw yun sa temperature. Clear ba, guys? Yes, okay. Ganun yung nangyari doon sa derivation natin. So now you have temperature that is equal to root mean squared. Molar mass over 3R. Yeah. So substitute na lang. 608.92 squared. Yung molar mass, ang pinag-uusapan na natin dito ay... Ay, mali pala yung ginawa ko. Sorry. Helium pala yung kanina, no? Helium is 4. Sorry. Ulit. 4. Hindi pala na yun. Helium. 4.003. Ilan nga to? Namali lang ako ng ano, ng kita. Dapat pala helium. Eh, yung molar mass ng helium is 4. Ilan to? 1,352.82. 1,367. Okay. Ayan. Tapos, yan yung isa-substitute natin dito. 1,352.82 times the molar mass. Ngayon, molar mass na ng helium. Sorry. Of neon. Kasi yun yung hinahanap. Okay? Neon is 20.180 times 10 to the negative 3 over 3 times 8.314. Yan. Ilan ito? Ilan, guys? 1,480.71. Okay. 1,480.71. Natama lang, Kelvin, ano? Sinasabi niya na dapat daw, yung helium, meron siyang speed na 1,352. 0.82 at 300 Kelvin. Yan yung kanina. Si neon daw, para magkaroon din siya ng speed na 1,352.82, dahil siya ay mabigat. Mabigat siya eh. 20.18 yung kanyang molar mass. Si helium 4 lang. Para magkaroon din siya ng ganyang speed, kailangan yung temperature ng helium mo umabot ng 1,480.71 Kelvin. Ganong kataas. Para lang magkaroon sila ng same speed. Yun yung ibig sabihin ng na-solve natin kanina. Na logical naman, di ba? The higher the molar mass, the higher should be your temperature para magkaroon ka ng same speed as those with gas particles na may mababang temperature na magaan. Okay? Okay ba yun, class? Naintindihan ito? Okay, sige. Next. Ito, ano na lang. Please check your module na lang. Nandun naman din ito. Kasi I would like to go na to real gases and deviations to ideal behavior. Yeah. Lagi ko sinasabi sa mga estudyante ko, sa totoong buhay, sa real world,
wala naman talagang ideal. Parang relasyon niya na walang ideal. Ano ba yung totoo? Yan. So ganun din yung mga gases. Pag ganun pa si sir. Ganun din yung mga gases, walang ideal. And nagde-deviate sila sa ideality nila due to certain conditions. Dito makikita natin ano ba yung mga condition na yun. Dito sa table, yung ideal gas natin, di ba, na-solve natin to noong nakaraan na nag-face-to-face tayo. In an ideal gas, or for an ideal gas, the molar volume is at 22.14. Liters per mole. So that 22.14 is measured at STP, standard temperature and pressure, ang sabi natin, di ba? So at 0 degrees Celsius, 1 atmosphere. As you can see, ito yung mga ano natin eh, mga light gases natin. Mabababa yung mga molar mass na mga yan. So somehow, medyo close naman sila. Medyo close sila sa kanilang, sa ideal gas. Kasi, the condensation point of these gases are very, very low. Masyadong mababa. Diba ito nung sinolve natin itong 22.4, ang temperature natin is at 0 degrees Celsius. Yung mga gases na to, halos same lang, halos parehas yung molar volume nila. Kasi yung condensation point, ano yung condensation? It's where your gas molecules will turn into liquid. Eh masyadong malayo sa zero. Okay? But as you increase your molar mass, heavy na yung gases natin, in which your condensation point ay lumalapit sa zero. Ito yung zero, dito pa yung negative 200, 68.9. Dito na, negative 33.4. 1, 2, etc., etc. So as your gases condensation point lumalapit sa zero, anong ma-observe natin? The molar volume deviates. Nagkakaroon na ng difference from the computed molar volume for your ideal gas. Yung sinasabi ng table na yan. Ayan, no? Yung 22.4 naging 22.07 na lang. So meron kang 0.4 liter difference. Malaki 'yun. Malaki 'yung difference na 'yon. Ang reason kasi lumalapit na 'yung gas mo, condensation point, papunta sa standard temperature na 0 degrees Celsius. So 'yan 'yung realidad ng mga gases. Merong mga condition at which hindi sila nagiging ideal. Dito, nakikita natin at low temperature. Kasi at low temperature, your gases turn into liquid and their condensation point at their condensation point. So yun yung isa sa mga condition na nagde-deviate yung ideal gas mo from its yung mga gas mo from its ideal behavior because of low temperature. Yeah. Sa pa. In an ideal gas, your PV over RT, di ba yung PV is equal to nRT? So if you have 1 mole of an ideal gas, the PV over RT should be equal to 1. Yan. So ideal gas, PV RT is equal to 1. So what happens
if you increase the ideal gas natin, 1 atmosphere. Ayan. Standard pressure naman niya. So what happens when you increase the pressure? Again, yung kung maalala natin, when you increase the pressure, the gas, increase the pressure of the gas, mas nagiging lapit-lapit yung mga molecules niyan. Pag naging mas malapit-lapit sila, that's the time na pwedeng mag-condense yung gas. Another explanation would be, for those that with PV over RT is less than 1, the effect of intermolecular attraction predominates. Ano ibig sabihin nun? Yung intermolecular force of attraction decrease pressure. Habang tinataasan mo yung pressure ng gas, sabi natin kanina, nagdidikit-dikit halos yung mga particles. Kapag nagdidikit-dikit yung mga particles, nagkakaaroon sila ng attraction sa isa't isa. So instead na matumama sila sa wall ng container, hindi nila nagagawa yun. Mas sila yung nag-aattractan sa isa't isa. When we defined the kinetic molecular theory, isa sa mga postulates natin ay, saan ba yun? Ayan. Isa sa mga postulates natin, particles volume is extremely small compared to the container volume. Eh ngayon, yung container volume halos maging maliit na. Next, particles move in a straight line except when the particles collide with the walls of the container or another particle. But this time, nagkaroon sila ng attraction. Pag nagtama sila, possible na hindi na sila magkaroon ng conservation ng ito, hindi na maging elastic. Pwede ma-loss through friction kasi nagkaroon na sila ng attraction sa isa't isa. So yun yung issue kapag tumataas yung pressure ng isang gas. Dahil nagkakaroon sila ng mas malalapit na space between them, there is attraction. So nagkakaroon ng intermolecular force na, 'di ba, para tumaas yung pressure, there should be an increase in the collision sa walls ng container. So, nababawasan iyon dahil yung mga gas molecules mo naman yung nag-a-attract. Okay? So, yung isa naman, excuse me, when you have PV over RT na greater than 1, yan. So, makikita natin dito, the effect of molecular volume predominates naman. Ibig sabihin yan, hindi na nagiging totoo yung postulate na kung saan yung volume ng particle mo ay hindi na negligible or sobrang liit na compared to the volume of the container. So sa discuss natin, meron dalawang conditions in which the ideal gas deviate or the gas deviates from ideal case. There is low temperature. Ayan. And there is high pressure. Ayan. Yan yung dalawang condition na kung saan yung gas natin nagde-deviate from ideality. Okay, may tanong pa ba? May tanong tungkol dito? O yun lang, in-explain lang natin kung ano yung in-explain lang natin kung ano yung condition na yung gases natin nagiging real. Hindi na siya naging idea. So these are the two conditions. For the temperature, that is because lumalapit siya sa kanyang condensation point.
And for the pressure, we can say that there is already an intermolecular force of attraction and yung molecular volume predominates. Okay? So, subukan nating mag-compute. Kung maalala natin, the ideal gas equation is expressed as PV is equal to NIT. Now, we will introduce a new equation, tawag natin van der Waals equation, that is used to predict the behavior of an ideal gas. Okay? Predict the behavior of real gas. Marami pang mga equation. Merong Reddick-Wong, Schwab-SRK, marami. I think this is the simplest formula that we can use to describe or predict the behavior of a real gas. So somehow, medyo similar siya sa PV and RT, such that you have introduced two terms with A and B. And these are constants for a given gas. Hindi yan sinasaulong, binibigay yan. Yung pressure, P plus N squared, A over V squared, this adjusts the pressure to account the effect, yung sinasabi natin, of the intermolecular force of attraction. And for V minus NB naman, this accounts, adjusts the volume to account for the container volume. So yun lang naman yung differences. Dito meron kang N squared A over V squared. Dito meron kang N minus. So let's try using this van der Waals equation into the following problem. Ayan. So we are to recalculate the pressure of ammonia. Binigay naman yung mga units ng A at B for the following temperature. Negative 270 saka negative 1000. From the results, confirm that the statement that gases tend to be more ideal at high temperature. Tama, di ba? So, sabi natin, nagiging less ideal ang isang gas at low temperature. So, kapag mas mataas yung temperature, mas maganda. Mas naging close sa ideal condition kaysa sa low temperature. So, tingnan natin. Use V is equal to 50 liters, mole is equal to 1. Okay. So we try first. Temperature equal to negative 270 degrees Celsius. So you have 3.15 Kelvin. Ayan. So using first ideal gas. Na yung P daw, okay, formula natin sa ideal gas, di ba? PV is equal to NRT. So, pinapasolve sa atin pressure. So, dividing both sides by V. Ayan. So, for the ideal gas, P is equal to NRT over V. 1, 0.0826, 3.15, volume na 50. Ilan ito? Ilan yan, guys? Hello? Kaya nyo pa ba? Five point 15 po. Five? Hindi.
Parang hindi. 5.16978 times 10 raised to negative 3. Ayan, okay. Sige. ATM. So, yan yung pressure natin. Using Van der Waals equation, oh, di ba iba yung formula niyan? Ano nga yun? P, kalimutan ko. Plus, ayan. P plus N squared A over V squared. Times V minus N V. V minus N V. Equal to NRT. Yan. So ngayon, ang pinapasolve sa atin naman ay itong P. P pa rin, di ba? So paano ko i-isolate yan? O, di-divide both sides by V minus N V. Yan. Dito, nagkaroon ako ng P plus N squared A over V squared is equal to NRT over V minus NB. Tapos, saka ako itatranspose ito papunta dun sa kabila. Making my pressure P at Van der Waals is equal to NRT over V minus NB. Minus N squared A over B squared. Yeah. Nasundan ba? Yes po. Okay. Pwede na akong mag-substitute. Ano yung N1? 0.0826 times 3.15 over V na 50 minus N na 1. Yung B binigay. 0.03707 minus 1 squared times A na binigay din 4.170 over 50 squared. Ayan. Saan yan equal? Hindi na nakuha niyo. Zero point zero zero three five one po ba? May nakuha kayo? (3.50, 56, 157, 19 × 10⁻³) po. 3.5056 × 10⁻³. Yan, yan ba yung nakuha nyo? Opo. 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 Hinto muna natin dyan. Mamaya, titingnan natin kung paano ba, kasi may tanong pa eh. Confirm that statements that the gases tend to be more ideal at high temperature. Puntaan naman natin yung isa pang temperature.
Wala yung mga ito. Temperature na 1000 naman Celsius, that is 1273.15 Kelvin. Using ideal gas, PV, ano, P is equal to nRT over V. Ganun pa rin naman. Yung temperature lang yung naiba. So you have 1273.15 divided by 50. Ayan. Ilan to? Two point zero eight atmosphere. Ayan. Using the van der Waals equation naman, kukopyahin lang natin ito. nRT over V minus nV n squared A over V squared. N is 1. May iba lang dyan, temperature. Bakit 0? Ayan. Rin naka-open ako. Ano, may tanong ba, Joshua? Sige, sige, go ahead. Baka naman... Okay na po pala, sir. Okay na. Sige. Guys, hindi ko minamasama kung mag nagre-react kayo ng ganun. Walang kaso sa akin yan. Kasi mas maganda pag naiintindihan yung lesson. At nagtatanong. Lalo na pag may hindi kayo nag-gets. Walang... Okay lang yun. Huwag kayong kabahan. Mas kabahan kayo pag bumagsak kayo. Hindi ako na o-offend sa mga ganun. Ayos lang ako. Yung B is 0.03707. Yan. So, ginagawa natin na, no? Nagsasubstitute na lang tayo. So, 1 squared. A is ganun din. V is 50 squared. Yan. Ano nakuha nyo? 2.089 po. Okay. ATM. Ayan. Paano natin masasabi? O paano natin mako-confirm na yung statement na yung gases are more ideal at high temperature? Anong gagawin natin? We compare the pressure obtained gamit yung ideal gas equation and the pressure obtained van der Waals equation. Kunin natin, ano bang difference nila in terms of percent error? Gaano ba sila kalayo sa isa't isa? Ganun yung ibig sabihin. And yung percent error natin will be your pressure using the van der Waals equation minus the pressure using the ideal gas equation. O pwedeng baliktad, absolute value, divided by the pressure using the van der Waals equation. Gano'n sila kalayo sa isa't isa? Yun lang yung gusto nating tingnan. O, for temperature at negative 270. O, yun muna. Percent error ay, ano ba itong 3.5056 times 10 to the negative 3 minus 5.6978 times 10 to the negative 3. Ibig sabihin na absolute value, kunin mo yung positive times, divided by 3.5056 times 10 to the negative 3 times 100%. Yan. San equal yan?
Tama. Ayan, di ba yung nakuha nyo? Ibig sabihin na absolute value, kunin nyo yung positive. So, times nyo lang na negative. Kung negative yung nakuha ninyo. Actually, kahit di mo i-compute yung percent error, makikita mo na eh kung sino yung malayo. Diba? Kung sino yung malapit. So, ano yung sinasabi ng dalawang values na to? Yung pagkakaiba daw ng sagot natin sa temperature na mababa at negative 270 degrees Celsius. Yung pressure na nakuha natin using the van der Waals equation for real gases and the pressure obtained using the ideal gas equation masyadong malayo, 47.4%. Yung difference nila, yung error nila. Compared sa 1,000 degrees Celsius, na 0.43% lang yung difference ng dalawang nakuha nating values. Ano ibig sabihin nun? Since yung percent error for the high temperature, 1,000 degrees Celsius, ay mas mababa compared sa error at low temperature, that means we can confirm that the statement is true, that the ideal gas or gases tend to be more ideal at high temperature. Totoo yan, based sa computation. Hindi siya basta feeling-feeling lang or hula-hula. Ganun yung ginawa natin for this problem. Okay? So, pag dumating sa panahon na nasa industry na kayo, madalas pinapatunayan yung mga bagay-bagay using numbers, using computation. Hindi feelings-feelings. Para mapatunayan nyo na mas mura yung isang material kaysa sa isa, pakitaan nyo ng solution. Bakit nga ba siya mas mura? Ayan. So dito, ganun din yung ginawa natin. We showed that through the percent errors between the two formula of obtaining the pressure using ideal gas equation and van der Waals equation, we showed that the gases tend to be more ideal at high temperature due to the low difference between the obtained calculations using the two formula. Okay? May tanong? Wala pa? Wala po. Okay, madaling naman. Okay. So kung makikita nyo, medyo umihirap, ano? Pero kaya nyo yan. So this is the last lesson for gases, ano? We will go next to solutions. Solutions by next. Ah, hindi. Phases and intermolecular force of a phase changes. Parang yun yung next. Then we go to the midterm exam na. So we have 2 weeks. Yeah, before we do that. Ah, hindi pala. Teka lang, ano na ba ngayon? Baka 16 kasi tayo mag-midterms. One pa lang ngayon, ano? Sige, I intend to discuss one more lesson before we go to midterms. So, depende, ano? So, either December 9 or December 16. May klase pa ba kayo na 16? Meron pa po yata, sir. Okay, sige. We'll announce na lang. And I will upload this also, this lecture in our Google class. Okay, kung wala nang tanong, bye everyone. See you on Monday. Thank you po. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you po.